kwarto. Anong kailangan mo? Bakit? Alam mo bang kailangan ng isang lalaki sa isang babae? Ha? Dapat nga bang ibilanggo ang sarili sa isang pangako? Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Fiona sa ating dulaan. Sa kanyang panahon. Danny! Oh! Uy! Tumayo ka muna rin sa sugalan. Ang nanay mo naghihingalo. Wala naman bago ron. Araw-araw naman naghihingalo ang nanay ko. Pero Tol, kailangan mo umuwi sa inyo. Nagkakatuloy ng mga kapabay natin dun eh. Hindi nila malaman kung anong gagawin sa nanay mo. Bakit naman kasi pinapakailang kailangan mo umuwi sa inyo. Nagkakatuloy ng mga kapabay. Kakaguli ng mga kapitbahay. Pero Tol, kailangan mo umuwi sa inyo. Nagkakagulo ng mga kapitbahay natin doon. Hindi nila malaman kung anong gagawin sa nanay mo. Eh bakit kasi nila pinakailaman sila? Ganun talaga yun eh. Daing ng daing. Kala mo mamamatay na pero hindi. Biso niya lang yung naghihigalo na maghigalo araw-araw. Tol, lang sa akin lang. Baka hindi mo naabutan ang buhay ang nanay mo. Ganun ba? Pero kapag inabutan ko pa siyang buhay, ikaw ang papatayin ko, gani? Gani hindi mo sinabi ko? Ikaw ang papatayin ko! Kaya mo ho, dahil sa pagsugod mo rito, binalas ang baraha mo! Ano akong binalas dahil sa kabusitan mo! Tama na! Fiona! Tessa, baka yun ang Celia mo na gumagalo! Ha? Pangalan mo tinatawag! Kailangan mo na umuwi! Oh, Diyos ko! Ang ninang ko! Kaya lang, paano mga batang to? Ako na bahala sa kanila hanggang sa oras ng uwian. Dali na, magpadali. Ay, oo. Sumakay ka na agad ng tricycle. Oo, Jessa. Salamat. Maraming salamat. Sige, aalis na ako. Sige, minuksan ha. Mamamatay na yan eh. Gali. Tabi nga kayo dyan, tabi! Magsitabi kayo, pwede ba? Bakit ba kayo nagkakagulo dito sa bahay namin? Kundi dyan, nanay mo mamamatay niya ka. Ano? Ay, mamamatay na pala, ano bang may tutulong nyo sa pag-uusulso nyo? Sige, nalayan sa kayo! Umalis na kayo rito, ano ba? Tulungan na lang. Ano ba? Sige na! Alis kayo, alis! Kulit nyo eh! Anak, ikaw na ba yan? Si Fiona, nasaan? May bubulong ako sa kanya. Ninang! Ninang! Nandito na po ako! Ninang! Ninang, lakasan niyo loob niyo! Dadali namin kayo sa ospital! Ninang, huwag na akong tarin sa ospital. Ninang! Damang ko, hindi na rin ako. Ninang, huwag po kayo magsalita ng ganyan. Huwag kayo iwan. Hawakan mo nung may pit ang mga kamay ko. Sino ko? Hinahabin si Jason. Mangako ka sa akin. Hindi mo kababayaan ng kapatid mo. Ninang, huwag kayo usap tibahin niyo pong loob niyo. Please. Hindi ko na kaya. Gusto ko na magpahinga. Ninang. Ninang, huwag. Huwag niyong ipigit-igit ng mga mata. Huwag po. Ninang! Yona! Ninang! Ano? Patay na ba ang nanay ko? Sabay mo sa akin! Patay na ba talaga ang nanay ko? Sagutin mo ako, ano ba? Sagutin mo ako! Tutulungan natin siyempre. Konsitsuin natin yan. Fiona. Nakalipingnan yun ang Celia mo. Nakaalis na yung mga tao. Tanong mo ba eh.
tinapos ko lang yung panalangin ko para sa kanyang kaluluwa. Alam ko kung gaano kasakit sa iyo ang kanyang magkawala. Parang muli na naman ako na ulila sa kanyang pagkamatay. Katulad din ng nangadama ko nang mamatay yung mga magulang ko. Hindi ko alam kung paano kong makakasanayan ang kanyang pagkawala. Alam ko, hindi sapat ang mga salita para maipsan ang kalungkutan mo. Pero gusto kong malaman mo, nasa tabi mo lang ako para dumayang ka. Maraming salamat. Lalo na sa pangunawang binibigay mo sa akin sa panahon ito. Kaya mo, madalas kitang dadalawin sa bahay ng linang mo para kumustahin ang kalagayan mo. At saan lang ang gamit nila? Tol, bakit ba ang init-init ng dugong mo kay Daniel, ha? Marespeto naman yung tao, mahusay pang magsama. Kahit sa nung makasalubong, binabati ako. Naablibad pa rin kasi ako dun sa kadya. Pag dinadatang ko palagi sa bahay namin, hindi ko paringgan ng paringgan, dialis. Natural lang na dalawin niya si Fiona dahil magsyota sila. Dapat yung isaksak sa kanyang utak na hindi niya bahay yun. Hindi bahay ni Fiona. Kaya ako lang pwedeng magdikta kung sino gusto kong paakyatin doon. Tol, hindi nga tamang selos lang yan. No? Selos? Hindi nga kasi magingit-ngit ng ganyan. Kung wala kang gusto kay Fiona, ilan mo ako sa mga kalukuhan mo, gali ha? Alam mo naman kung ano yung tipo kong babae, di ba? Ang gusto ko, yung humahagis yung balakang kapag naglalakad. Yung parang nanunokso yung mga dibdib. Hindi katulad ni Fiona na parang tuwid na kawayan yung katawan. Walang akwanda-kwandang tingnan! Jessa, sandali. Ay, uy, Daniel, ikaw pala. Pupunta ka ba kina Fiona? Hmm? Baka pwedeng pakibigay nilang itong mga prutas na binili ko para sa kanya. Ayun na lang yung bahay nila. Bakit hindi ka pa sumabay sa akin? Umiiwas kasi ako kay Jason. Napansin ko kasing hindi niya gusto ang pagpunta-punta ko sa bahay nila para dalawin si Fiona. Madalas pa naman siya nasing. Ayoko naman magkabangga kami nang nakainom siya. Mahirap na, baka magkasakitan lang kami. Tama. Pabagay, tama yung desisyon. Lalo na halang talaga yung kaluluwa ng tao na yun. Palagi nila nang-aaway, wala dahilan. Kung ako nga, lagi din pinag-iinitan eh. Hindi ko alam kung bakit magalit na galit siya sa akin. Kasi nakikita kami magkausap ni Fiona. Hindi, paro yung pinto. Alala lang. Bigla na lang. Jason, bakit ka pumasok dito sa kwarto ko? Anong kailangan mo? Bakit? Ano pa bang kailangan ng isang lalaki sa isang babae, ha? Jason, parang awa mo na. Kung ano man ang iniisip mo, huwag mo nang ituloy. Huwag, Jason, paawa ka. Anong huwag, ha? Paawa ka, Jason. Buntis ako, Daniel. Nagbunga ang isang gabing pagsasamantala sa akin, Jason. Bakit may mulong sinabi sa akin yan, Fiona? Ayaw ko madamay ka pa sa kawalang yan niya. Nagkasala siya. Dapat niyang panagutan yun sa batas. Nagdesisyon na ako. Paninindigan ko na ang
sakit na kapala lang sinapit ko sa mga kamay niya. Pero paano tayo? Yung binuo natin mga pangarap. Hindi mo dapat isubo ang sarili mo sa isang taong walang kasiguruhan ng buhay. Marumi na ako, Daniel. Fiona. Hindi na ako nababagay sa malinis mo, kakarin. Ayoko na rin sagutin ang mga tanong mo. Dahil masasaktan lang ako. Gani! Saan ka ba kayo? Bakit ako dapat tama? Si Jason, tinamaan ng kidlat sa kanto eh. Ano? Oo, mabilis ang pagtama ng kidlat sa porsin ng ilaw na kinapepestoan niya. Eh, lasing na lasing siya. Kaya hindi niya kinayang makatakbo para makaiwas sa kidlat. Nakialam na ba ang langit? Para makalaya ako sa isang sitwasyon. Imposible ko nang matakasan, Daniel. Fiona, kung minsan, langit na ang gumagawa ng paraan. Para muli natin matanaw ang pag-asa. Kasalanan ko lahat. Nang dahil lamang sa kagustuhan kong makabayad ng utang na loob, itinanong ko ang sarili ko sa isang pangakong magiging dahilan ng pagkawasak ng aking mga pangarap, ng ating mga pangarap. Walang masama sa inagad mong pagbabalik sa kabutihan ang ipinadama rin sa iyo ni Aling Celia. Sini ka po namang maituwid ang landas ni Jason sa maraming paraan. At ngayon magkatabi na ang kanilang mga pinto. Nakatitiyak akong magiging payapa na rin ang kaluluwa ni Aling Celia. Pero ako, paano ako, Daniel? Naiwan akong durog na durog ang pagkatao. Hindi ko alam kung saan ko muling ihahakbang ang mga paa ko. Fiona, gusto kong malaman mo na walang nababago sa mga plano ko para sa ating dalawa. Mula sa plano nating pagpapakasal hanggang sa buhay na bubuoyin natin sa inaarap. Wala na tayong dapat pangsayangin na sandali para sa ating dalawa, Fiona. Nasa atin ang lahat ang pagkakataon para muling ipagpatuloy ang ating mga nasibuyan. Daniel. Napakabalat ko sa pagkakatagpo ng isang katulad mo. Napakabuti rin ng Diyos dahil ikaw ang ibigay niya sa akin. Higit sa ano pa man, at sa kabila ng mga masasakit kong naranasan, ikaw ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Sinusubok ang lalim ng ating pananampalataya sa pamamagitan ng mababait na karanasan. Ngunit, hanggat ang mga pagsubok na ito ay hindi bunga ng mga kasalanan, pinalalakas pa rin ang mga ito ang ating mga sarili tungo sa pagiging mabuti sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Rosana Villegas, Susan Robles, Lionel Benjamin, Maynard Landicho Jr., Phil Cruz, at si Janeline de la Cruz sa pagal ng Fiona. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Ito'y mula sa panulat ni Sel Barlam at sa pinagsamang direksyon ng inyong likod, June Martin Legaspi at Robert Bobby Cruz. Sa kanyang
panahon.